Hello guys, welcome po sa channel po natin. So sa video ng ito, i-share ko po sa inyo sa simpleng paraan kung paano ba magpalit o mag-replace ng gearbox sa ating washing machine. At dahil nga clinic mo itong video na ito, gusto mo ring malaman kung paano nga ba. So guys, stick ka lang sa video ng ito hanggang matapos para malaman mo kung paano nga ba. So let's get started. Ito muna yung unang tatanggalin natin. Ayan. Para madali na lang tanggalin natin sa baba. Tanggalin muna natin to. Ayan. Natanggalan natin. Tapos, pagkatapos natin dito, dito na naman tayo sa ilalim. Sa mga screw sa gilid. Dito sa mga gilid niya, ayan. May mga screw kayong makikita. Mga apat yata to. Tanggalin nyo na to. Ayan. Tanggalin muna natin to guys sa gilid lahat. Habang tinatanggal natin yan, kung ganitong klaseng mga video ang hinahanap mo, siguraduhin nakasubscribe ka sa channel ko. At pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ko na mga videos. At ayan, tapos na nating natanggal yung mga screw sa gilid. Yung isusunod natin itong belt ng motor at saka patungo sa gearbox. Tanggalin muna natin to guys. Nang sa ganun, ayan. Tanggal na. Tapos pwede na natin tong hilain guys dahil ito maluwag na siya, ayan, yung wire niya. Flexible na. Pwede na natin siya. At huwag niyo kalimutan tong ayan, yung hose niya guys sa drainage. Ayan. Pakiluwagan na lang din para mahugot natin yung sa baba. Ayan guys, hugutin mo natin to guys. Ayan, natanggal na natin. Hilain natin to nang sa ganun na ayan. Pwede na natin itong ilagay sa gilid. Be careful guys sa mga wire na hindi maputol. Kasi yung wire niya nandiyan lang sa mga gilid. Ayan. Ito na yung gearbox niya guys. Ito yung papalitan natin. Ito guys. Kung makikita nyo naman, ayan. Kung makikita nyo guys dito, dyan sa loob, may apat na tornilyo dyan. Apat yan sila. Yung sa sitwasyon nito guys, itong sa kanya, yung ano niya, yung washer niya dito ay kinalawang na. Kaya palitan natin to mamaya. And guys, dito sa bandang gearbox, ayan, may tatlong tornilyo dito. Ayan. Tatlo. Ano pala? Apat. Ayan. Tanggalin muna natin yan bago natin na matanggal itong gearbox. Eh guys, tanggalin muna natin guys. Ayan, natanggal na natin. Bale, ito yung gearbox niya. Kinalawang na ta, sira na guys. Pasak na yung mga gear niya sa loob. At ito yung ipapalit natin guys. Ito yung bagong bili natin. Ayan. At the same procedure guys. Yung mga bolt o screw na tinanggal natin, papalitan lang natin yun ng mga bagong washer. Ayan. Kasi kinalawang na yung mga washer niya. Punasan muna natin guys. Linisan muna natin yung lagayan ng gearbox. Para siguradong malinis at wala ng mga dumi sa gilid.
linisan muna natin to. Ayan, tapos ilagay natin dito. Ayan. Kahit ano yan guys, kahit saan position, basta nakatapat sa mga screw, lalagyan ng screw nya. Ayan, pwede na. Bale, ito yung dating washer. Ayan, apat na washer. Palitan natin ng bago. Ayan, ito. Ito yung palit natin para mas tumagal-tagal naman yung mga washer na ito. Ayan guys, lagay ko muna to guys. I-fix ko muna tong apat na screw sa gearbox natin. Tapos na natin ay kabit yung gearbox. Ito naman yung isusunod natin. Balik natin yung lower case nya na cover or stand. Ganun pa rin, ibalik lang natin yung mga screw. Excuse me po. Balik lang muna natin itong mga screw na sa gilid para maitayo na natin. Balik ko muna to guys yung mga screw nya. Kailangan may balik natin lahat ng natanggal natin na screw dito sa gilid nya. Nang sa ganun na matibay naman yung pagkakatayo nya pag itinayo natin. At ito yung drainage. Yan, balik na natin sa dating posisyon. Ipit lang natin dito sa baba. May ano dito. Ayan. May guide dito guys para sa drainage ay sa baba. Ipit lang natin yan. Ayan dyan no. Para hindi siya gumagalaw-galaw. Ayan guys. At ito yung mga screw. Balik lang natin lahat sa gilid. Ayan. Ipitan lang natin para matibay yung pagkakakabit niya. Yan, tapos na natin na ikabit yung mga screw. Ito naman yung isusunod natin guys, yung wire. Ligpit lang natin ito ng maayos para hindi masyadong magulo tingnan. Yan. Lagyan natin ng plastic. Yan. Balutin natin yung mga connection nya. Yung joining ng mga wires natin para hindi naman na yan, mabasa. Lagyan lang natin ng cable tie kung kahit anong panghigpit nyo. Sa akin cable tie yung ginamit ko dito. Yan.
Ayan guys, lagay natin dito sa gilid para ayan, safety yan. Tapos yung isusunod natin guys, itong belt para maging connecta na ito sa gearbox natin at sa dito sa kanyang motor. Ayan guys, unahin lang natin dito sa gearbox guys, pagkabit. Tapos then slide dito sa motor guys. Pag nag-click-click na ito, tumutunog na, parang lumagatok. Ayan, lumagatik. Ano ba yun? Parang may nahaboy ako, hindi maganda. Okay guys, okay na yan. Katulad nito guys, ganito lang, ganyan. Ikutin lang natin. Medyo natanggal sa kabila guys. Ayusin muna natin. Ayan. Kailangan na naikabit ito ng maayos para hindi matanggal. Ayan guys, ito. Ayan. Naikabit na natin ng maayos yan. Ayan guys, so makikita nyo, ayan. Fix na fix yung ano niya guys. Yung pagkalagay. Huwag muna natin ito ilagay guys. Kailangan pantarin muna natin. Tingnan natin guys kung sakto ba yung pagkalagay o ayos ba yung pag-aandar nitong gearbox natin. Ayan. Try muna natin. Ayan guys, kung makikita nyo, ayan, umiikot na siya. Ayan, maganda na yung ikot niya. Ayos na ayos. Sino ba namang hindi ikot sa bagong billing gearbox? Sana all. Ayan guys, tingnan natin dito sa baba. Ayan, kung makikita nyo, ayan, condition na yung ikot ng gearbox. Ayan, bagong bili, bagong gearbox. Kaya bagong laban na naman. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Sana may natutunan kayo. At guys, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload ko ng mga video. Maraming salamat sa inyo guys.